Tita, alam nyo na po ba, tita, yung pangalan po ng kanyang papa? Hindi po. Oh, Brian Garnett. Tapos, meron ako nakita Brian Garnett sa FB. Nalatang ko, hindi ko magulit. Ngayon nyo lang nalaman yun? Brian Garnett. Grabe. Tita, hindi nila alam. Ang galing nyo naman. Alam mo. Alam ko. At saka, ang birthday nyo ay December 8, 2003. Ano? Ate. Mga kalinga, first time po nilang malaman yung pangalan ng papa po nila. Tita, first time po nila yan. Brian Garnett. Pero tita, sure po ba kayo na siya po yan talaga? Yan po talaga? Yun, ang mama mo may sulat eh. Kasi ko yung sulat ng mama mo eh. Nakita ko yung sulat niya, ang pangalan ng papa mo. Ang papa mo ay pag-Indian. Nag-migrate sa Australia. Dito siya nakatira sa Sydney noong 20 years ago. So kayo ay half English. Ano pala sila? Canadian? Hindi, British. Ah, British. Half British pala. Half British. Oh, from England. Oh, British. Good morning, good afternoon, at good evening po sa lahat, no, mga kalihang pambalbas. At panibagong vlog na naman tayo dito at version po ito sa dalawang half Australian na kambal, mga kalingap, na sina Edward at si Edwin, no. So dito nga po ay ating napag-alaman, mga kalingap pakabalbas, na yung napagdaanan nila, na yung pag-aaral nila po, mga kalingap, ay napaka-grabe po, no. Nagtatrabaho sila bilang isang working student po sila, mga kalingap pakabalbas, para lang matustusan yung pambayad, yung tuition nila sa kanilang pag-aaral, mga kabalbas, mga kalingap, noong time na nasa Davao City or Tagum yung isa, kasi hiwalay po kasi sila, mga kalingap, to. So ito po ay isa sa pinakamahirap na ginagawa ng dalawang kambal na ito, mga kalingap, to. So far naman ay ito, malalaman natin kung paano nila na kuha at na itawid itong pag-struggle na ito, mga kalingap, mga balbas, to. So dito nga po ay ating malalaman dito sa update sa part 4 ni Kuya Rab, Kalingap Rab, dito kay Edward at kay Edwin, mga kalingap, mga balbas, no. So ito po ang gagawin natin muna na ngayon ng reaction video. So bago ang lahat ay isang papagpalang araw po muna sa ating lahat, lalo kay Kuya Val Santos Patubang, Ate Enda Vlogs, at kay Kalingap Rab, mga kalingap, lahat ng kalingap partners, charity vloggers, at sa lahat din po ng mga viewers natin na palaging nakasuporta at nakasubaybay sa ating YouTube channel. So dito na po at hindi na tayo magpatumpik at magpaliwidigoy, no, mga kalingap balos, ay ating napag-alaman dito, no, dahil nga na i-vlog na naman sila, panibago at pangatlong or pang-apat na vlog ni Kalingap Rab sa dalawang half Australian, mga kalingap, no. So dito nga po ay ating napag-alaman na itong si Edward, mga kalingap, or si Edwin pala, sorry, no. So kahit nga si Kuya Rab ay nalilito dito sa kambal na ito, dahil puro at pareho silang gwapo dito, mga kalingap, mga papogi talaga to. At talagang kung sasabihin natin na dahil nga po meron po kasi silang may tawag nito yung dugong Australiano, mga kalingap, to. So naging maganda po ang sitwasyon nila ngayon nung nag-aral na sila dito sa Dait, or dito mismo sa Camarines Norte, mga kalingap, dahil nga po ito si Edwin ay makapag-aral na ng normal, mga kalingap, or kung sasabihin natin na yung legit na talagang enrolled, well enrolled na ito, mga kalingap, dahil nga po nabigyan nga siya ni Kalingap Rab na pang tuition or pang... So ayan, sino yung nagka-problema pala sa school? Pwedeng ma... Ikaw? Ano ba nangyari? Anong nangyari? Kasi no, sa school. Kasi di naman makuha yung card ko pag ano, di pa bayad sa tuition. So kailangan yung card mo, pero dapat bayaran muna yung tuition. Ganun. So may bayaran ka pa doon na tuition fee. Opo, pagkatapos ang sabi niya sa akin na di yan pwede kasi yung pera mo nakakontrata 2 years daw. Sabi niya makuha ko daw 2025 sa July or June na. So di mo pa makukuha? Opo. Tapos bayad niya ng tuition para makuha niya yung card niya doon sa sa Mindanao, sa madaling salita, mga kalingap, no. So which is very talagang maganda po ito, balita po sa kay Edwin, mga kalingap, no. So nalilito naman tayo. So pagdating naman kay Edward ay okay naman sa kanya, no, dahil bayad nga po yung kanyang tuition doon sa kanyang amo, kasi iba yung amo ni Edward tsaka Edwin, no. So medyo
may pagka-strikta or strikto yata yung kay Edwin, mga kalingap, dahil nga po hindi nga naibigay yung dapat na tuition at yung pasahod niya, mga kalingap, mga balbas eh. Yun yung sahod sana niya, pero nagkaroon nga daw ng conflict or talagang nagka-aberya dahil nga yung sinasabi niyang tuition niya ay naging parang kumbaga is kontrata daw yun ng 2 years at 2 years pa daw niya ito makukuha. So hindi natin alam kung ano po ba ang nangyari at ano po ba ang naging kumbaga ay detail dito, no, mga detalye nito kung bakit nagkakaganito, no. So far naman, mga kalingap, kapalbas, ay nagkaroon nga po ng magandang kumbaga ito na, no, nabigyan siya dahil nga sa kalingap mismo kay Kuya Rab, kalingap Rab, may tuition na pong pambayad itong si para makuha na po ni Edwin yung kanyang card at talagang mag-aaral na siya as a normal or talagang hindi na kung sasabihin natin na yung temporary pa lang. So ibig sabihin ito po ay permanent or talagang enrolled na talaga siya, mga kalimabalbas. So napakaganda ng balitang ito, mga kalimabalbas, para kay Edward at ni Edwin. Napakagaling at talagang God's will ito, mga kalingap, mga balbas. At ito nga, nag-uusap yung dalawa o tatlo kasama si Kalingap Rab kung ano po ba ang masasabi nila dahil nga nag-umpisa at ito pa ay umpisa pa lamang natutulungan sila ng kalingap, mga kalingap, mga balbas, no. So dito nga po ay pinapahagingan or may mga sinasabi dito si Kalingap Rab na ano po ba ang inyong masasabi sa mga nakaraan dahil nga po alam nila na ang iba na beneficiary ay talaga naman na umalis na lang at walang, kung sila nga ang tatanungin, si Edward at si Edwin ay utang na loob, no. Wala daw utang na loob itong mga to na bigla na lang nung tinulungan at nando na nga, nabigyan ng break at yung career ay gumanda na, ay bigla na lang inalis at ang iba na beneficiary ay siniraan pa, no. So ito lang po ang laging pinapatakil or laging hina-highlights ni Kalingap Rab na sana hindi rin magaya or hindi magawa ng itong kambal na ito. Pero sa tingin ko, mga kalingap, opinion ko rito, itong dalawa na ito, mga kalingap, kapalbas, ay napaka-inosenteng bata, no. Napaka, kasi galing sila ng probinsya, mga kalingap, no? Doon sila lumaki. Kaya ibig sabihin, ito wala pa pong kaalam-alam, walang kamuang-muang. Ito po ang pinaka talaga naman na talagang hiya or ito yung sinasabi natin na mas magandang tulungan, no, mga kalingap, kapalbas. Dahil po pagdating dito ay talaga naman napaka-inosente ng mga batang ito at hindi nga marunong halos, no, na although na marunong naman mag-Tagalog pero nandun pa rin yung pagiging matigas, no. Kasi nga ako, kahit nga ako, no, kami ni Kuya Bal, no, mga kalingap, kapalbas, yung mga Bisaya, pero pagdating dito is matigas po talaga sila, no, na magsalita. Pero ito ay matitrain naman ito at talaga masanay rin naman, no. So pagdating naman dito ay wala naman po problema yun, mga kalingap. Ang sa atin lang ay nahiya at mahiyain pa rin sila hanggang ngayon, mga kalingap, mabalbas, no. So yun lang naman ang dagdag natin at ito po, mga kalingap, no, mayroon pa pong isang magandang balita, no. Ano po ba ito, mga kalingap, mabalbas? At ito na nga po ang pinakamagandang balita rito, mga kalingap, mabalbas. Dahil nga po, no, dahil po itong ante ni Kalingap Rab na si Ate Amy na nakatira dito sa Australia, mga kalingap, ay na-trace po ang tatay ng dalawang ito, ng dalawang kambal na si Edward at si Edwin. Siya at ang pangalan ng kanyang tatay na Brian Garnett, no, mga kalingap, mabalbas, kung hindi ako nagkakamali. Birth certificate, papadala ko agad diretso sa Australian Embassy sa Manila. Tita, alam niyo na po ba, tita, yung pangalan po ng kanyang papa? Hindi po. Brian Garnett. Tapos, meron ako nakita Brian Garnett sa FB. Nalatang po, hindi ko magulit. Ganyo lang nalaman yun? Brian Garnett. Grabe. Hindi alam? Tita, hindi nila alam. Ang galing nyo naman. Galing, ha? Alam ko. At saka ang birthday nyo ay December 8, 2002. Kayo. Tama. So, bali 22 kayo ngayon. So, December. 2003 po. 2003 daw po sila. Ah, 2003.
Santri, after last Santri, kasi naputol yung pinakailalim ng ano. Grabe. Mga Kalingap, first time po nilang malaman yung pangalan ng papa po nila. Tita, first time po nila yan. Ay, naka-base po sa Australia dahil nga po sila ay nag-migrate 20 years ago, no? So kung hindi ako nagkakamali, mga Kalingap, ay hindi pala, no? Australiano ang kanilang tatay. Ibig sabihin, hindi po sila Australian. Ang ibig sabihin, sila po ay Britanya, no? So galing kasi ng England, mga Kalingap. So ito po ay British, mga Kalingap, mabalbas, no? So naging kaabang-abang at nagulat ang lahat dito, mga Kalingap, sa ibinunyag, mga Kalingap, dito kay dito mismo sa auntie ni Kalingap, mga Kalingap, dahil nga po ito palang Australian, ano, sinasabi natin ay Inglaterra or Englishero pala, mga Kalingap, no? So British po, mga Kalingap, kasi nga nasa England po ito naka-base ang kanilang papa, ang kanilang tatay, at nag-migrate lang po sa Australia 20 years ago, no? Siya po ay si Brian Garnett, mga Kalingap, mga Barbas, no? Kung hindi po tayo nagkakamali. So dito nga po ay at least kahit papaano ay na-trace na po, no? Ang galing po ni Auntie po ito ni Kalingap Rab dito sa mga consulate po, mga Kalingap, dahil ito po ay base po sa kanyang mga napanood at nakita, no, mismo, dahil may pirma kasi ito sa nanay mismo nang gagaling, no, mga Kalingap, at nakita rito na ito po pala talaga ang pangalan, at first time nilang nalaman na ito pala ang pangalan ng kanilang tatay na isa pong British, mga Kalingap, mga pakabalbas, no. So ito, abang-abangan natin ito, mga Kalingap, dahil nga po pagka nagkataon na malalaman at makilala na nila ang kanilang tatay, ay baka may posibilidad na kukuhanin at syempre gagawa ng paraan ito, mga Kalingap, ang kanilang tatay, at ito pala ang kanilang anak, ang kanyang anak na nawalay ng matagal ng panahon, mga Kalingap, mga Balbas, no? So shout out po kay Ate Amy, ang galing po niya, no, mga Kalingap, at talaga naman ang ginawa niya ay talaga grabe po, no? Na-trace po niya kung sino at ano po ang pangalan ng tatay ng dalawang Australiano na sinasabi. Pero hindi na natin sasabihin ngayon na siya po ay Australiano, silang dalawa, dahil nga po ang tatay pala niya ay isang British, no? Isang Britanya, mga Kalingap, na nakatira dati sa England, no? So somewhere, hindi natin alam kung sa Manchester or somewhere sa England ito, mga Kalingap, no. So yun po ang naging update sa dalawang kambal na si Edward at ni Edwin, mga Kalingap, mga Balbas. So hanggang dito na lamang po, isang mapagpalang araw po sa lahat, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Eda Vlogs, at kay Kalingap Rab, mga Kalingap, at lahat ng Kalingap partners, talagang viewers natin na nakasuporta, nakasubaybay sa ating YouTube channel. Thank you, God bless po, at pabuhay po tayong lahat. Bye-bye!